Magkahiwalay na insidente ng panghoholdap sa mga gasolinahan sa Camarines Sur at Pangasinan, Sapul sa CCTV. Imbestigasyon ng mga otoridad nagpapatuloy. Si Veblen Reynas ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, nakatuto. Kung pagmamasdan ng CCTV footage, normal lang ang operasyon ng gasolinahan na ito sa barangay Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Hanggang sa dumating ang isang lalaki na sakay ng isang itim na motorsiklo at makikita na tumayo ang pump attendant hanggang sa pumunta ito sa kahera na may kasama. Sa ibang anggulo na kuha ng CCTV, makikita naman na binuksan ng babaeng kahera ang drawer na lalagyan ng pera at kinuha ang laman nito. Dito na napag-alaman na nagdeklara na pala ng holdup ang lalaking sakay ng motorsiklo na mabilis namang tumakas matapos matangay ang pera. Ining lalaki nagbaba sa sayang motorsiklo tapos inakbayan ang pump attendant na lalaki. Tapos sabay tutok sa iyaning badil. Natangay ng holdupper ang 2,500 pesos na kita ng gasolinahan. Naniniwala naman ang pulisya na matagal na itong pinagplanuhan ng sospek. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad habang meron ang kinikilalang person of interest sa likod ng naturang insidente. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaking pumasok sa booth ng isang gasolinahan sa barangay Kabuluan, Ordaneta City, Pangasinan. Kita naman sa gilid ng gasolinahan ang isa pang lalaking sakay ng motorsiklo. Nagdeklara umano ng holdup ang dalawang lalaki. Tinutukan ng baril at patalimang empleyado sa katinangayang kita ng gasolinahan na nasa 4,000 pesos. Tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo. Trauma naman konti sir din, parang may sugat sa tagiliran kasi nga dahil sa tutok ng balisong sir. Nagpagas kasi sila din, matagal silang naka-standby doon sa gilid ng pump. Then parang nagmamatsyag talaga sila sir. Samantala, nahuli ang sospek matapos masangkot sa isang vehicular incident sa lungsod habang tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng dalawang nakatakas na sospek. Ako si Veblen Reynes para sa GMA Regional TV.